channel sa The Mellow Experience. The Mellow XP. Ngayon araw sabay-sabay natin. Sabay-sabay natin pag-aralan kung paano ikabit ito, yung mga RFID na sticker. Kakabit natin dito sa dalawang motor natin. Ito, ito nga pala damating sila sabay. Hindi ko lang sabay o magkasunod, pero once na una ko itong nakuha, yung sa Yamaha. Sa may Gunson pala, ito sa may Wiltec. Sa NMAX. Tapos ito sa FZ natin. Sa 2018 ko pa nabili yung sa FC ko. Ngayon pa lang dumating itong ganito niya sa NMAX October 2020. So magkasabay silang dumating. Parehas may RFID. At ikakabit natin. Pero bago lahat, unbox na natin to. Nabili natin sa Lazada 88. Memory card. Yeah. SanDisk na memory card. Nagad na natin yung ano quality. Nag 128GB tayo na high endurance SanDisk. Yan. Para sa GoPro natin. Para talagang marami tayong makukuhanan. At itong SanDisk na 84GB. SanDisk Extreme. Ayan. Sinagad na natin yung quality para talagang kakaririn natin ito pag vlog na to. At yan, kabit ko lang dito muna yung GoPro. Sana legit yung quality. Pero legit to sa ano ko nabili ito eh. Official store ng SanDisk sa Lazada. Tensyon na nga pala sa itsura ko. Napagod ako kakahanap ng gamit. Saka pagsisetup pa lang na ano na ako. Tapos pag agad, pagsetup pa lang. Ayan. 3 hours and 37 minutes recording time tayo. So mahaba-habang motovlog mangyayari kung sakali. Let's go! Ayun na, nakabit natin. Let's go! So, yung dumating sa ating plaka, pare silang mayroong RFID. Ito yung sa NMAX. So, magkaiba pala ng size. Ay, hindi, parehas lang para ng size, parehas lang. Kaya lang, magkinagkaiba nila, ito mayroong blue dito. Itong isa, wala. Hindi ko alam kung para saan yun eh. Para pare silang mayroong ano, may QR code sila dito parehas sa taas. So, itong sa may FZ, hindi pa siya nakatupi. Dapat tutupi pa siya eh. Itong sa Wiltec nakatupi na. So, tignan natin kung paano gagawin. Gagayahin lang natin itong nandito. May nakalagay ng instruction sa likod eh. So, dapat daw horizontal sa lower part ng headlamp. Tapos, dapat daw malinis at tuyo yung paglalagyan. Tsaka malayo sa metal. Okay, so, tupi natin. Gayahin lang natin to. Gayahin. Yan. Meron naman din siyang guide. May mga ano na. Broken lines. Dapat maging ganito. So, itong sticker na to, dapat madikit ko doon. Ah, dapat yata tanggalin ko to. Putulin ko dito, tapos ito ididikit ko dito. Kasi, ganyan ko lang, tapos dinikit ko siya. Hindi pwede. Kailangan maging ganito. So, tatanggalin na natin to. Ito, alam ko na. Gets. Tanggalin natin to. Okay, ayaw. Yun. Yan, tapos tutupin natin. Yun. Ngayon natin siya ilalapat. Yan, okay na. So, ang ginawa natin, nakaganon kanina, tapos tinanggal natin to sa pagkakadikit sa taas. Tapos dinikit ko dito. So, ayan na siya. Same na sila, same. It's the same banana. Yan, okay. So, yun. Madali lang. Kakabit na natin. Unahin natin sa may FC. Sa FC ko, para pag nagkamali, okay lang. Medyo marunong na tayo dito sa NMAX. So, linisin muna daw, linisin. Walang panlinis. Yuck! Masusaw sa tae. Idala. Yuck! So, ayan. Linisin daw. So, siguro dito ko siya kakabit. Ito ganyan. Ang tatanggalin natin ito nandito. Ayan. Tanggal ko na. Kabit na natin. Smooth, walang bubbles. Alright. So, nakabit natin. Wala naman siyang bubbles. Goods naman. Di ko lang kung tama yung procedure ng pagkakagawa ko. Pero, ano eh. Gana naman eh. Ganyan din ang magiging resulta. Di ko lang ba't natanggal itong block. Yan yung may tanggal yung sa may block. So, yan. Okay, first time natin. Try natin dito sa may NMAX kung goods. Pero, yan. Tama yan, feeling ko. Yung procedure lang, di ko lang kung tama. Tayo sa NMAX. Ito, medyo madumi talaga yung NMAX natin. Kailangan talaga nito ng cleaning. So, medyo madumi siya. Kailangan niya ng cleaning talaga. Tagulan kasi yung ini. Tapos, nung huling ginamit ko siya, hindi ko pa siya na liguan. Dito natin lalagay. Ito dito, siguro. Sa bottom part daw eh. Yan. Alam ko, pangit yung naglinis ka ng ano,
ng pinapunasan lang. Dapat diliguan talaga. Kaso lang, gabi na eh. Gagabihin ako pag niliguan ko pa eh. Tsaka headlight lang naman yan. Parang okay naman. Ayan, patuyuin natin. Okay, kakabit na natin ito. Ito ganyan. Mas maganda. Ganyan. So pag dito, tama dito sa ano. Nalaglag yung RFID dito. Ay yung QR code. So taas natin konti. Ayan, siguro ganyan. Medyo kasi may bend na dito eh. May curve na eh. So, dito malalaglag doon, tatama doon. So tataas natin dito siguro. Ayan, ganyan. Ayan, okay ba? It's bearing. So tanggalin natin to una, nasa ilalim. May mga nakita kasi ako, tinatanggal na nila buo. Hindi ko alam kung alin yung mas tamang way. Pero basta nag-gumagana, basta nagagawa mo ng maayos. Ayan, sukatin muna natin. Siguro ito yung advantage ng ano. Hindi tinatanggal lahat, masusukat mo pa. Baling. Shit. Ayan, digit na natin. Ayan, it's naman. Angat na lang natin ito ngayon. Yun. Pangit. Ba't ganun pagkakakabit kong pangit? So, ayan, pangit. Palpak. Palpak yung pagkakakabit ko. Medyo pangit yung pagkakakabit ko. Pangit yung pagkakakabit ko. Mas maganda yung kabit ko doon sa kabila. So, pero ayan, nakita nyo kung paano yung procedure. Hindi ko lang kung may mas tamang way, pero ayan yung way ko. Pangit. Pangit yung gawa ko. Pero ayan, pero nakikabit naman natin siya. Mahirap ikabit dito. Mahirap ikabit dito kasi meron siyang curve eh. Minis ko kung sinagad ko dito, siguro mas okay nga dapat sinagad ko na lang dito. Sa baba, so ganun. Pero ayan, matuto kayo sa pagkakamali ko. At kabit naman natin ng plaka. Pag dito naman, di ka siya. So, haba. Bangit ng pagkakapisto ko. Kasi sinukat ko dito. Para hindi siya malaglag dito. Yung QR code. Ting up. Mas parang ang dumi. Pero okay yan. Nangyari na yun. Kung nakakita ng nag-tutorial na palpak. Melo only. Ito naman ikakabit natin. Tanggalin natin ito lumang plaka. Tintitin ka ba ito na pagawa? Alam, matay na pa din. So, sa mga sa mga na-disappoint, nakita niyo naman sa thumbnail, how not to. How not to. Hindi how to. Kasi talagang sa mga ganyang bagay, hindi tayo magaling sa ganyan. Pero yung purpose naman ng ano ko, video ko, para mabigyan kayo ng idea kung anong dapat niyong expect. Kung mga anong dapat niyong gawin at hindi dapat gawin. So, yung ginawa ko, yung pagkakabit ko dun sa may NMAX, ayun ang hindi niya dapat gawin. Pero yun nga, sinishare ko lang yung experience ko. Kaya nga, ano eh, Melo XP. The Melo experience eh. Kasi sinishare ko lang yung experience ko. Successful man o hindi. Alright. Tanggal ka na. Ito yung bago. Alright. Unlucky. Unlucky. Kasya naman to. Sana kasya. Focus. Ayan oh, kasya siya. Ito. Sa ano ako nabili sa Shopee? Mura lang yung mga ganito, 10 piso yata o 20. May mga nabasa kasi ako na maliit daw yung butas ng ganito, hindi daw kasya. Masyadong magkalayo yung butas niya. Sumito pa lodo. Kaya ang ginawa ko pala dati, may sinunog ako dito, binutas, para mas maikabit ko ng maayos yung dati. So ngayon, tarang, ayan. Okay siya. Ganyan siya ngayon. Nangangawit na ako. Ayaw mapasok. Bakit naman? What? Mapuril talaga ako sa mga gantong gawain, guys. So, ayun nga. Hindi ako magaling sa mga gantong bagay. Pero gusto kong i-share yung experience ko sa paggawa ng mga gantong bagay. Natututo ako sa mga pinaggagawa ko. Ayan. Hindi ako tulad nila Motofil. Mga talagang halimaw sa mga ganito. Sila Sir Mel. Ang sa akin lang. Sharing my experiences sa buhay. Melo XP. Unang episode nga pala to ng Melo XP. The Melo Experience. Dahil i-revamp natin yung channel natin. Revamp. Papagandahin natin yung mga content natin. Hindi na siya yung basta-basta.
Right. Ang NMAX na talaga namang madumi. Dumi din, no? Pero ito, di na ako masusugat dito. Ito, nakakasugat to. Nabili ko sa Shopee. Papakustom mo sa kanila. Ilang base na ako sugat dito? Dalawang base na yata. Pag nililiguan ko yung motor. Eh, nangangawit na ako. Same ano lang sila yung meron ako. Ayan, nabili ko din sa Shopee. Same lang. So, cash. Ay, hindi siya cash siya. Yung bago. Hindi nga ba cash siya? Hindi nga cash siya. Hindi nga cash siya. So, paano to? Ito pala yung sinasabi nila na hindi daw cash siya. Kung sa isa cash siya eh. Tingnan natin. Hindi nga ba cash siya? With loads, hindi nga cash siya. Hindi cash siya, guys. So, yun. Tama nga. Ang chismis. Ito ang chismis, hindi cash siya. Sa hanap tayo dun sa loob, baka meron ako yung cash siya. Wala ako. Malik naman. Negative. Negative tayo dun, guys. Dito, try natin dito. Ito, malaki. So, feeling ko pare-pares tayo mag-anot ng ganun sa Shopee, yung pwede. So, ayun, negative. Wala tayong hanap ng zip tie, tsaka yung kasukat dito. So, kailangan siyang butasin siguro o hanap ako ng maliit na ganito. Siguro update ko na lang kayo kung paano ko makakabit to sa ibang video. So, ayun nga, di natin nagkabit to. Tama nga yung nakakita ko ano, chismis. Maliit nga yung pinakabutas ng bagong plaka. So, ito pala yung bago, yung safe ko yung luma ko pala yun. So, di ka siya dito, hanap na lang tayo ng siguro yung mas maliit na pwede makakasya dito o yung zip tie. Na lang nagalan. Pero mas maganda yung nut talaga eh. So tayo sabay-sabay tayo maganda ngayon yung Shopee. Update ko na lang kayo pag na ikabit ko na to sa ibang video. So yun, mabag ko sa part na to ng video. Maraming salamat. Tama yung natutunan ka, huwag mong gayaan yung pagkakamali ko kanina. So yun, shoot pa ako ng ibang video para pang-upload natin sa ibang episode. Maraming salamat. XP out. Saan na? Alright. Yun! Ayan! Meron na tayo, guys! So, nagpabili ako kay Mama. Oh, goods naman to. Siguro, dagdagan ko na lang ng washer dito sa harap. Ayan, so meron na tayo. Ayan, thank you sa panonood ulit. Thank you for staying. Mabot ka dito. Mamba out!